Sir Dubois, napaaga po kayo nandating, ah. Gusto ko na i-check ang lahat. Hindi pa kayo tapos? Ah, hindi pa po eh. Sinusunod po talaga namin yung instructions ni Miss Connie. And this is your table, sir. And we have prepared the finest wine we have. Italian? Ay, yes po. And sila po yung mga violinists natin. On cue po silang tutugtog pagkapasok po ng date nyo. It's not a date. It's only business. Excuse me lang po. Business meeting pala to. Kala ko proposal. Sampulan niyo ako. Kaya nangyayari sa kanila? Hindi ko rin nga alam, sweetheart eh. Maging positive na lang tayo. Kasi malay mo, maganyan-ganyan lang yan si Tenten. Pero baka sa dulo, maganda naman yung patunguhan ng business dinner na yun. Eh sana nga, hindi lang business yung maayos sa kanila. Sana pati sila magkaayos na rin. Let's hope for the best. English yun. Oh, saan nyo dadaling yan? Ah, Nay, mangingila po kami ng divine intervention para makatulong po sa certain. Aba, Mami, sabay natin natin ng dasal para maayos sila. O di, doon na tayo sa prayer. Ah, halika po. Halika na. Aya. Yan. Connie. Ah, sir? Alam ba ni Miss Marquesa kung ano oras ang dinner namin? Ah, sir, sabi nung delivery guy, si Miss Marquesa mismo yung nakareceive nung invitation. So, alam niya po yun. Bakit wala pa siya? Eh, sir? Nag-confirm po ba siya sa inyo? Sa akin? Connie, hindi ba dapat trabaho mo yun? I-make sure na nandito siya. Oo nga, sir. Sabi ko nga po, trabaho po, sir. Your job is on the line, Connie. Tawagan mo siya. Hindi ka lang pala angelic face. Angel ka talaga. Papa, nagpasalamat lang po ako for keeping us together at sa continued strength na binibigay niya sa atin. And of course, nagpasalamat ako for all the blessings. Napakagandang dasal niyan, Serena. I always pray for the same thing. It's okay, take it. Baka hinihintay ka na niya. Hello? Miss Marquesa? Connie po ito. On the way na po ba kayo kay SID? Nandun na po siya sa Limizo? No, nandito pa ako sa bahay. Naku, mga what time po kaya kayo makakarating? Para ma-inform ko po si SID. Kailangan ko ba talagang pumunta? Invitation lang naman, di ba? Miss Marquesa, kanina pa po kayo hinihintay ni SID. I'm sorry, Connie, pero hindi porket in-invite niyo ko, ibig sabihin pupunta ako. At alam naman ni SID na wala na akong connection sa Villa Marquesa. So anong pag-uusapan namin? Pero, Miss Marquesa... Thank you, Connie.
Hello? Nakaloka naman, Miss Marquezon. Patit, bon appetito. Bon appetito. Ay, sir. Serve ko na lang kaya yung food niyo. Sinabi ko ba? Kasi wala pa po yung kasama niyo. Tapos mag-isa ka lang po. So, serve ko na. Darating siya. Sa tingin mo ba yung setup ko to, hindi siya darating? Na mag-isa lang ako dito? Baka trip niyo lang po. Love thyself, di ba? Umalis ka na. Sige po. Sabi ko nga po, darating po siya eh. Ay, sir. Nandito na po yung date nyo. You are late again, Miss Marquez. Hi, Simone. Pwede bang ako na lang? Ako na lang ulit? Sure. Have a seat. Excuse me. Waiter. So what do you have on the menu today? Connie? Sir? Hindi daw po pupunta si Miss Marquesa. Hindi naman daw po siya nag-confirm. Sir? May trabaho. Sige, sige. Sige. Nakakaloka. Miss Marquesa kasi. Bad trip. Hindi ka na talaga pupunta kay Tenten. And since we are having dinner, you may enjoy him for coffee. Papa, tayo ang magkakape mamaya. Eh, bakit naman kasi Serena, hindi mo nasabi sa kanya na hindi ka makakarating ng mas maaga? Eh, Mama, naisip ko kasi, ano nga ba ang pag-uusapan namin? Alam niyo namang wala na akong connection sa Villa Marquesa. At lahat naman ginawa na natin, pero wala pa rin. So, anong pag-uusapan namin? Well, maybe he just wants to patch things up. Hindi pa nga, I went through the same thing. And it took me a while. Pero pinagbigyan mo pa rin ako, di ba? Pero iba na po si Tenten, Mama eh. Kahit anong pag-uusap ang gawin namin, binalot na ng galit ang puso niya. It will all just end the same. What he needs to do ay ang matuto magpatawad. And it's all because of me. Kaya siya nahihirapan magpatawad. I'm so sorry, Serena. Nagsimula sa akin ang lahat ng gulo ninyong dalawa ni Tenten. Mama, hindi naman po pwedeng habang buhay. Magalit lang siya sa isang pagkakamali lang, di ba? It has to start from within. Yung pagkatuto na magpatawad ng iba. From there, baka magbago ang lahat. Sir, ano kung kailangan nila? Sabihin mo kay Miss Marquesa, nandito sa labas si Simone Dubois. Sino? Simone Dubois daw po, ma'am. Are you sure nandyan siya sa labas? Yung maputi, guwapo, pero walang abs? Roberto. No, I just want to make sure baka kaloka-like lang niya. Excuse me. Yes.
Siya nga. Kuya, please tell him to go home. Hindi siya welcome dito. Go. Sir, sabihin mo sa kanya, hindi ako aalis dito hanggang di niya ako kinakausap. Yes, sir. Kuya, pakisabi kay Senyor, kahit magtagal siya dyan sa labas ng mahabang panahon, wala siyang mapapala. Manigas siya dyan sa labas, kakatayo niya. Kuha mo, kuya? Opo, ma'am. Miss Marquesa! Hindi ko aalis dito! Sir, sabi ho ni ma'am, umalis na raw ho kayo. Sabihin mo sa kanya. Sir, security guard ho ako rito. Hindi ho ako messenger. Gusto mo. Pala. Puti naman. Buona notte, Mama. Buona notte, amore mio. Get some rest. It's been a long day, eh? I will, Mama. Kayo rin ni Papa, ha? Grazie. Sleep. Serena. Si Roberto. Sabi ng ating security, bumalik daw si Tenten. What? Sige lang, Serena! Hindi ko aalis dito! Miss Marquesa, hindi ako titigil! Lumabas ka dyan! Serena! Ah! Ba sa kanya ang naingayin na yun? Yes, Papa. And I know na sinasadya niya yun para pag naingayin ako, mahihiya ako sa mga kapitbahay, then I'll be forced to go out para kausapin siya. I think you should just face him, Serena. Ba't ikaw po lang po yung kwento? Oo naman. Eh, lola ko si Basiang eh. Nasaan na ba kayo sa kwento? Si Inyero at Servidora. Ha? Loko yung si Tintin ha. Ginawang alila yung prinsesa. Tapos ka sa akin. O eh, di gano'n na nga. Kahit nagkabaliktad ang mundo nila, eh hindi na wala yung feelings nung Inyero dun sa Servidora. Tapos, nasa puso pa rin ng servidora yung Inyero. Naintindihan mo ba? Opo. Oo, nagkagalit sila. Pero saglit lang, mga isang taon lang. Pero nung nakitang muli yung Inyero at yung servidora, hindi nila napigilan ang pagmamahalan nila. Nagyakap sila. Naghali... Ah, teka. Baka mga MTRCB ako. PG lang pala. Yun na nga, nung nakita yung Inyero at yung servidora, eh, nagkapatawaran sila sa mga kasalanan nila. Pagkatapos, nagkabatay na rin yung mga pamilya nila. Pagkatapos nun, inaya na ng kasal nung Inyero yung servidora. At dahil epic ang love story nila, ginawa silang reyna at hari ng buong kaharian. At dahil dun, natikman na ng Inyero ang pinakamasarap na monay ng servidora. D.M. Wow! Apo, ang ganda! Kung sabi ko sa'yo, alam ko yun eh. Ano pa pong kasunod? Eh, wala na. Kasi dapat tulog ka ni. Pinto ka pa po, Apo. Sige. Yehey! Serena, ba't hindi mo nalang harapin si Tenten? No, Mama. This is just another one of his tricks. Simula nung magbago si Tente, puro na lang siya tricks eh. Oo nga. Matagal pa naman ang Halloween. Pero hindi niya makukuha ang gusto niya. Tatawagan ko ang security, ang barangay, lahat. Kasi nakaka-istorbo na siya Thank you.
It's about time, Miss Marquesa. Sweetheart, kinikwento ko lang sa kanya yung tungkol dun sa bruha na namagitan sa pagmamahala ng ininyero at servidora. Yung bruha na naging bakulaw na nangunguha ng bata. Nagkakatakot po! Huwag ka matakot! Ang laking tulong mo, talagang hindi makakatulog yan. Ako na dyan, ako na dyan. Oh. Pumunta ka sa kwarto, mag-stretching ka mag-isa mo dun. Stretching mag-isa? Kikwento ko na lang sa iyo yung bruha na nag-i-stretching. Oh, umalis ka na nga, dami mong alam eh, bata ito. Oh, sige, sige. Hintayin kita, ha? Hindi. Ano na magkakwento sa'yo tungkol dun sa isang mama na kung ano-anong sinasabi. Alam na alam talaga ni Miss Marquesa kung paano ako mapapaalis dito, ha? I came outside dahil kanina ka pa namin nakikita dito. If you really want to talk to Serena, I will let you in. Kakausapin ko siya. Stop acting nice, Luciana. Wala ka na sa korte. Huwag kang magpanggap na babait. Pero hindi magbabagong tingin ko sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. I don't need your help. Not now, not ever. Jen, Simon, would you please come inside? Hey, kasi ba, sabi niya magaling daw mag-piano eh. Magaling nga, sige, pakita natin. Uy. Oh. Ten. Okay. Oh, ten, ten. Tartol, kumusta yung business meeting natin, ha? Oh, did you seal the deal? If you know what I mean. Naku, huwag mong pansinin to mga to, pero ba't ka ba ginabi? Natagal lang kayo sa pag-uusap ni Serena? Hindi ko kami nag-uusap na eh. Ha? Hindi. Bakit naman? Ang dami mo naman sinaya na pagkakataon, Tol. Alam mo kung papakinggan mo si Serena, baka maliwanagan ka. Oo nga naman, makinig ka naman kay Serena. Oo nga. Eh, Bertol, may naisip lang ako. Ano kaya kung tawagan natin ulit ang nipo? Ay, oo! Ano ba? Sinabi na hindi kami nag-uusap, di ba? Kulit niyo, ah! Ano? Kinakampahin niyo sa Serena? Ben? Di ba ayos doon kayo? Gusto niyo? Doon kayo! Tol, pasensya na, brother, Tol! Ben! Hindi ko kayo pinatari dito para guloyin ang buhay ko, ah. Lalong-lalo na ang pagkaisahan ako! Mawala kayong utang na loob! Tenten! Tenten! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano problema mo? Ang puso mo, Dodoy! Hindi, hindi ako Ivan! Hindi ko lang matanggap yung ginagawa niya dito sa mga ato! Kahit ganito itong mga kulokoy na to, pamilya natin sila. At sa batas ng Ibarra, walang nambabastos ng kapamilya. Anak, mag-usap na tayo. Nay, huwag ko mo ngayon. Pakiusap lang po. Gusto kong pumapag-isa, pwede po yun. Sige, pagbibigyan ka namin. Pero umayos ka, ha? It's Benton. Oh, why? What did he do to you?
Nothing. Nakita ko lang siya bago siya umalis. Did he hurt you? No. Hindi niya ako sinaktan. It's just that I can't take it. Galit na galit siya sa akin nung nakita niya ako. And he just hates me so much. Parang hindi na niya ako talaga mapapatawad. Uy! Ano to? Ano to? Daddy, we'd like to thank you. This is not the end. May kasabihan nga po tayo na every new beginnings comes with some another beginnings end. Salamat po sa lahat. Mami and Daddy, hindi po namin kayo malilimutan. Aalis ba kayo? O sige, humayo kayo at magpakarami. Ay, Dudoy, ano ba? Anong-ano ba? Inong nasa tundo nga tayo eh. Gusto mong iligaw to para hindi na makabalik eh. Chance na natin to. Daddy naman, ano kami, pusa? Ito, leon? Ano ba, nagkakaganyan kayo dahil sa sinabi ni Tenten? Galit siya sa amin, Mami. Ayaw niyo na sa amin. So, iiwan niyo na kami ng Tatay Dodoy niyo? Ayaw po. Eh, yun naman pala eh. Kung mahal niyo kami, hindi niyo kami iiwan. Kung may pinagdadaanan si Tenten, tutulungan natin siya. Walang iwanan. Halika na nga, group hug na. Sige na, baka magbago pa-isip namin. Group hug na nga. Dude, where are you? I'm right here. What's up, dude? River. This is Glyza De La Rosa. Glyza? River Cruz. What's up, Glyza? Hello. I'm River. Dude, gano ka na ba busy kaya you going to brunch date? No. She's here for you. What do you mean? Glyza, excuse me. It's okay. What do you mean, she's here for me? She's wife material. I'm sure magugustuhan siya ng grandparents mo. Dude, I didn't ask for any other girl. I asked for my girl, si Serena. What? Hindi mo siya na-convince? Not cool, dude. Well, if you think Glyza is great, then kayo mag-date. I'm not going out with anyone else. Unless it's Serena. Glyza, it's very nice to meet you, but I'm sorry I have to go. Sure. Excuse me lang. River! Simon, there's nothing to talk about. Since hindi ka tumupad sa usapan, so you cannot have the rest house. Hanap ako ilamang paraan. Kakausapin mo siya. I don't think maniniwala pa siya, sir. Lalo mo lang ginuling lahat eh. Galit siya sa akin at kahit na anong tawag sa kanya, hindi siya sumasagot. We're done. She's my ex. Serena's my ex-girlfriend. O sige, daanin niyo lang sa kain yung sama ng loob niyo. Tira niyo kami, ha? Pero alam mo, sweetheart, malala na si Tenten. Eh, hindi naman balat sibuyas tong mga to eh. Ang kakapal nga ng kalyo nito eh. Pero tingnan mo, tinamaan sa sinabi ni Tenten. Oo nga, sweetheart eh. Ang hirap kayang patahanan ni Tiny, oh. Nakausap mo na ba siya? Eh, maagang umalis. Halatang umiiwas. Eh, ano bang nangyari dun sa date? Dun sa business dinner nila ni Serena. Diba nga, hindi naman sila nag-usap. Eh, kaya siguro uminit yung ulo. Dahil doon, galit agad. Ayoko namang hula, sweetheart. Kailangan malaman natin kung anong punot dulo nito. Kung nasa ng galit, nandun ang solusyon. Hello? Serena, si Nanay Taps to. Yes po, Nanay Taps. Serena, pwede ba tayo magkita? Gusto ka lang namin makausap ng Nanay Taps mo? Sige po. Punta na lang po ako dyan sa inyo. Sa labas na lang tayo magkita. Oh, sige. Iti-text na lang kita, ha? Total, may LTE naman yung phone ko. Opo, sige po. Okay. Sige, salamat.
Serena, diretso na kita, ha? Ano nangyari dun sa dinner? Hindi po ako pumunta. Kasi Nanay Taps, wala naman po dapat kaming pag-usapan pa tungkol sa Villa Marquesa. So, nagalit siya nang hindi ka dumating? Opo, at pumunta po siya sa bahay, pero hindi ko pa rin po siya kinausap eh. Sensya na po kayo, ha? Pero wala talaga akong balak kuluhin ang buhay ni Tenten. Hindi naman sa ganun, Serena. Kasi kaya nandito ka o wala, hindi dapat ganun yung asal ng anak namin. Kasi sa nakikita namin ang tatay Totoy mo, iba yung epekto mo sa kanya kapag nakikita kanya o nagkakausap kayo. Sa lahat ng nangyayari sa kanya, parang may namuong galit sa loob niya. At parang ngayon nang lumalabas. Oo, siguro sa ngayon nakikita natin sa kanya, puro sungit, galit, pero alam ko na baka sobrang itong hihilingin namin sa'yo, pero sana wag mo supuan yung anak namin. Tulungan mo si Tenten, Serena.